Hello, magandang araw at sa panibagong pag papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng programming toolpath dito sa Mastercam. So, ito yung aking ting workpiece. So, magkabilaan A at B. Gagamitan natin ng dalawang setup. So, i-hide ko muna iba. So, ito yung first setup. Tapos, second setup. Ito, ilalagay ko sa kabila yung second setup. Gagamit tayo ng magkaibang work coordinates, G54, G55. So, ito dito sabi natin, let's say na ito yung G54 natin, ito G55. Parehas lang yan, isang ano lang yan. Isang block lang yan na magkatulad. So, let's say na ang program natin ay at ang gagawin natin program ay A at B, setup 1 at setup 2. So gumawa na rin ako ng stocks, ito black, di ba? So unhide ko na ngayon. So una, syempre unang gagawin natin, i-move natin sa ating gustong origin. Itong per setup muna ang gagawin natin. So, per setup, i-move natin yung ating origin. Let's say, sa ilalim nito, natin block ating yan. Sa ilalim ng ating stocks. So unhide ko muna yung ano, stock. So yan. Then sunod, ang gamit ko nga pala ay inches. Next is isipin natin kung anong gagamitin natin sa operation, toolpath operation. So ngayon, ang gagawin ko ay surface facing drilling. Tapos counter bore, ramp sa helix bore, pocket. Tapos contour dito na may chamfer. Makikita nyo, slot din dito. Lalagyan natin din ang slotting yan. Sa setup 2, repaste din para maubos yung natirang material dun sa pinagklampan natin. Tapos pocket. Tapos may finishing. So ito yung ating setup 1. So prepare natin sa plane. Ilagay natin dyan ay 0 or G54. Okay. Spacing, simple lang. Lahat ang gagamitin natin ay simple. Pero baguhin natin muna nung ano, ibang parameters. Assign tools, assert tools, override lahat dyan. Assign tool number sequence, yan. Aluminum material. Unang gagawin natin ay facing. Select natin itong ibabaw nito. May bounding box akong ginawa na yan. So let's say ang gamit natin ay 1 inch flat pang pacing, zigzag, tapos hyperloop, high speed loop, 0 na natin to, depth of cut 30,
lagyan natin ng 1 para maganda yung kanyang finishing sa top surface. Keep top 1 inch. Okay, so si babaw tapos side top ng stock. I-absolute natin para kitang-kita natin. Okay. Okay. Sora base. Good. Next, kukontor natin. Hindi tayo masyado gagamit ng dynamic. Aluminum lang naman to, simple lang. Sunod, contour. Gamitin na, select natin to ilalim. Si babaw kasi may chamfer. So, ginamit ko to para pang contour. Ganda na 1 inch ang gamitin natin. Tapos, 0-0 na yan. Hayaan na natin. Depth cut. Okay, 50 tau. Keep tool down. Lead in, lead out. 100, tapos 5. Then, 1 inch tama lang. Ito, si babaw. Tapos ito, let's say sa ilalim, mag minus na yun ng mga 20 tau inch. So hindi siya basta hindi babangga sa Diyo. Okay, ito yung stopper natin, hindi rin babangga. Okay na yan. So alisin natin yung sa lead and lead out to. Ayaw natin mag start sa gitna, para ganyan. Next, select natin yung ano. Box or solid. Solid level. Para pag verify natin. Diba? May solid akong sinelect para yun ang ginamit kong stock, diba? Next, itong mga drill hole niya. Drill hole, gamit tayo ng drill operation. Next ay let's say gamit natin ay 3/8. Gamit tayo ng 3/8. So sorry, 3/8 na center drill, 3/8 spot drill. Yeah, make sure yung spot drill. Okay, 90 degree. Gagamitin kasi natin din yung pang chamfer. Okay, okay. Ito minus 0.05, 50 tau. Medyo malalim, di ba? Gawin natin yun. Yan. Select natin ito yung babaw. Tapos, minus 0.05. Enter. Tapos ito sa babaw din. Okay. Yan. Jumper natin. Check. Double check. Okay. Wow. Tapos copy paste mo to. Drag gamit yung right
click button sa mouse, diba? Copy up there. So, ano ba sukat nitong ano? Drill. So, gamitin natin ang sa dynamic. So, one port drill. So, drill niya, one port. 0.25 drill. Drill. Ibabaw. Tapos ito. Lagyan natin sa 0. Yan. Diba lalim. Tapos lagyan ng tip. Lagpas tayo ng mga 30 tau. Na overcut sa ilalim, nasa ilalim yan, gamit ang tip compensation. Okay, so meron na drill holes. The next, ito bakit hanggat maaari, syempre gagamit tayo ng mga end mill na available na. So gamitan natin to ng packet na half inch. Tapos ito anong height sa, so diameter. So one port na end mill. Okay, one port na end mill din. One port na end mill din yung radius na to pwede. Ito. 1/8 na end mill ang finishing natin. Pero wrap natin ang one port para mapabilis yung pagkat. So ito muna, tirayan natin ito muna. So bakit gamit yung 1 inch pala to, pwede na rin 1 inch or 1/2 inch, sabi na sige na 1 inch and mil or 1/2 inch, parehas lang. Tapos 0 portal, 0 na natin yan. 60 tau yung kanyang stepover. Ramp, wala nang lead in lead out sa finishing. Tapos depth cut 30 tau, keep tool down. So, start siya sa babaw. Tapos, 0. Okay. Yes. So, may problema. Anong problema? 1 inch flat. Tapos, wrapping inside to outside. Lead in lead out wala. So ayaw siyang tanggapin. Error. Maaring sa end mill niya, palitan natin ng 1/2 inch. Ito, 1/2 inch. Tingnan natin kung magiging okay. 4 tau. 60 tau. Nakakasi masyadong malaki yung end mill na yon para sa packet na yon. Okay, mas okay. So mas okay to yung 1/2 inch. Okay, good. Next, itong slot tsaka itong pocket or counter bar sa
slot muna tayo. Ito. Gamitin natin ang home port na NMIL. Home port na NMIL. Home port na plat NMIL. Iraram ko siya sa def. Sa angle niya ay 20 tau. Didn't lead out 5-5. Tapos ito sa ibabaw nito syempre. Tapos mag-add ako ng 20 tau para hindi siya zero increment do sa floor. Nilagyan ko 20 tau para hindi direct na, di ba? Ito, 0.1. Okay, save. Next. Siyempre dito, para finishing ito. As you can see, yan, laki na. So, gagamitan natin ang contour para sa finishing. Copy paste to. Copy after. Resino contour nito. Tapos gawin natin 2D 00 depth of cut. Gawin natin 25 tau. Keep tool down, lead in lead out, enter or exits the midpoint. The rest okay na to. Contour na siya, kasama na rin ng finishing niyan. Next, counter bar. Counter bar nito. So, diyan gamitan natin ng helix bar. Helix bar. Helix bar. Ito. Ito. Gamit yung one port na NMIL. Tapos okay to, okay 0-0. Pwede to 20 lang yung kanyang pitch. One pass lang, hindi natin kailangan. Okay, wala na masyadong bago. Tapos ito, siyempre sa babaw nyan mag-add ako ng 20. Tapos ito, siyempre sa floor ng counter bore. Okay. Next. Tingnan natin muna. Verify. Okay. Next, itong profile. So, rarap natin muna siya. Ito, kakopy ko to dito. Copy. The chain all. Gamit ko tong partial. Select ko mula dito. Hanggang dito. Okay. Tapos. Siyempre, 2D. 00 na natin yan. Depth of cut. Okay. Keep tool down. Alisin natin. So, lead and lead out. Gawin natin 100. 0. The rest. Ito okay nito. Ito. Siyempre, 0 pa rin. Increment. Yan.
pa rin din siya dito. Yan yung gagamitan natin na 1/8 na RAM machining. Copy paste din yan. Tapos select tayo ng end mill na 1/8. 1/8. Then RAM machining. Tapos wrapping tool diameter, gawin natin 0.25 1/4. Tapos clearance, gawin lang 5. So RAM machining tolerance 1.00. Type of cut 20 tau lang. Keep tool down. Lead in, lead out 5.5%. Tapos ito hindi na. Dahil lang galing din naman sa previous. Ayan, diba? Ba't naputol? Naputol hanggang dito. So, sa tolerance niya nagka-problema. Gawin natin 2.0. Yan. Nilakayan ko yung tolerance para madami yung mga hindi nakainan. Okay yan. So, backplate na natin. Okay. Okay. So, next ay chamfer. Chamfer, ang gagamitin natin ay 1/8 na spot kanina. So, contour partial mula dito hanggang dito. Tapos, ito hanggang dito. Tapos, gamitin natin chain. Tapos 3/8 spot drill dahil 90 degrees naman yun. Ito, palitan natin ng chamfer 0.15. Tanggalin natin depth cut, lead in, lead out, so okay na yan. Ito kailangan sa ibabaw. Okay, ito sa ibabaw na rin to. Sa ibabaw ng lock. Oops! Sumobra ibabaw ah. So, select natin yan. Sa ibabaw ng lock, sabi ko. Okay, yan. So, tingnan natin. Ayan, chamfer. Okay, malinis na. Yan yung first setup natin. Di pag pinos mo siya, post natin. So, G54. Diba? Eh, halimbawa, dalawang table, isang table dito yung kabila ng G55. So G54 to. Tapos gagawa tayo ng G55. So ayun na yung setup. Ang position din natin, lalagay natin sa ilalim nito, na ilalim din nito.
So corner, tapos ilalim nito, yun ang ating corner nito. Ito sa corner na to, yung work coordination ng G54, tsaka sa ilalim ulit. Diba? So, gagawin ko, i-select ko to. To, sa babaw. Yan, lumabas na yung kanyang, ano, zero. Dito sa iba, ilalim dito. Yan. Ito yung ilalim nyan, yung Z na yan. Tapos ito,2D. Next ay sa plane. Ito na, gagawa tayo ng plane. Tapos dynamic. Tapos ito na yung dynamic. Sa-select ko tong corner na to. Mapapansin nyo dahil naka 2D nga ako, tapos sinelect ko yung ilalim nito. Pag sinelik ko tong corner na to, napunta doon sa automatic, doon sa ilalim ng block, sa ilalim ng workpiece. So yan ang gusto natin, select. Tapos to, okay na yan. Tapos to, huwag nyo kalimutan ilagyan ng WCS. Tapos dito lagyan natin ng 1 para mabago yung work offset. Okay. Then okay. So meron ka ng work, bagong work coordinates para sa, so itong mangyayari, dalawang ang kukunan niyo ng edge. Dalawa yung kukunan niyo ng work coordinates, G54, 55 or datum, sa Heidenheim. So simple lang to, pwede nating kopyahin ang mga program dito sa 54 dito sa kabila, kasi parehas lang din naman yung packet tsaka facing lang. Wala namang masyadong maselan. Nalimutan ko pala lagyan ng slot dito. Madali lang to. Sa slot nito, pwede namang tong contour lang. Kasi ang height nito, tingnan natin height nito. Height nito ay 0.25, 1 port. Kung meron kang 1 port na slot, madali lang yon. Let's say na ito, oops, partial hanggang dito. Tapos, create tayo ng slot tool. Kung meron kayong slot na ano, madali lang. So 0.25 yung kapal ng ating ano, half inch yung kanyang shank. Tapos the rest, iwan na natin ganyan. Iwan na natin ganyan yung mga 2D. Huwag na natin lagyan niya ng depth cut kasi diretso naman yan. Ito, 100, 0, para straight, multi-line, lagyan natin ng C3, 30 tau, 1, para smooth. Tapos ito, siyempre sa bottom nitong slot. Ayan. Diba? May slot na ako dyan. So balik ulit tayo dito sa kabila, sa G55. Pwede natin kopyahin na lang para mabilis. So pacing. Ayan. Copy paste ko lang dito. Copy after. So, ang importante lang dito, unang-una, baguhin mo yung plane. Gamit yung plane na to. Yung ginawa natin, plane 1, di ba? Yung plane kanina sa kabila. Tapos to, i-copy nyo rin sa kabila.
sa bawat tool plane tsaka construction plane. Then papalitan mo yung chain. Siyempre ito ng chain. Okay. Dito sa dev cut parehas na rin yan. Dito siyempre babaguhin natin yan. Ito sa ibabaw niyan. Ngayon alamin natin kung ganong kakapal pa yung natira dito mula dito hanggang yan. Anong height yan mula dito hanggang dito. So mayroon 137 tau. So mayroon 0.137. Select natin sa babaw. Oops, mali. I-select natin dito pala sa bago na to. Tapos plus 01137. Okay. Tapos yun na, sakto. Diba? Then, sunod. Yung kanyang packet. Yan. Saan yung packet? Ah, ito. Ito, copy natin dito. Tapos, ito rin isa. Nasaan ba yung contour? Ito. Copy natin dito. So, ito. Ganun din. Palitan mo rin yung plane. Plane niya. Tapos, ilipat natin, i-merge natin sa kabila. Tapos, syempre, 00. Ito, syempre, sa ibabaw na nito. Ganon din yung ito, babaguhin natin. Ayan. Double check. Double check. Ayan. Tapos 0. Okay. Okay na yan. Tapos, ganun din dito. Ito. Baguhin natin muna ang plane. Plane 1. Tapos, yung kanyang chain, binago na natin. Tapos, yung height niya, tsaka depth, siyempre. Voila! Okay. C'est très bien. So, good. So, i-verify natin. Pero, i-open ko muna itong ano. Yung ano to, itong dalawang solid natin tsaka ito pagsamahin natin, try natin i-merge silang dalawa. Makakapag-merge ba yan dalawang yan? Try natin ngayon. Select yung body. Hindi pala. Hindi rin. Pero at least, yan. Makita lang natin yung toolpath. Okay. Good. Tapos ito. May paraan naman yan yung dalawang ano, kaya lang syempre tatagal eh. Tatagal. Gagawin natin ito.
watch lahat. Okay, good. Yan. Na-post natin kanina to, G54. Ito, try natin post. I-post natin to sa 2000. Yan, G55, diba? Lumabas yan din, G55. So, pag pinagsama natin i-post yan sa 3000. Tapos, so G54, tapos yung isa lagyan lang natin ng ano dito, lagyan natin na manual entity MO1 post natin. Tingnan natin ang MO1 na yan. Tapos search natin MO1. Yan, oh, di ba? Ito yung ending nung per setup. Tapos pagdating ng ano, nag MO1 siya, to G55 na. 'Di ba? Paniba, ito yung sa setup 2. Sa BIOS number 2. Sa 55. So sa una, syempre G54. Yung unang program. So, pinagsama ko yung program magkaibang setup. Diba? Okay, sana may matutunan kayo sa araw na to. At kung may mga tanong kayo, feel free na i-message nyo ako or itong PDF, itong solid part na to, ipopost ko na lang sa aking link below, tingnan nyo, para pwede nyong pagpraktisan. Okay, salamat, bye bye.